pauwingan. Wala nang game 3 to kasi lahat naman ng laban natin game 2 lang. Top 2. At nilabas ang Julian. What you think, bro? What you think? I think ito na yung ano eh, parang wala na tayong kailangan pang kano, parang isipin pa, wala nang kaba, there's no more risk. Tama! Ilabas na natin yung mga tingin nating magpapasaya sa mga viewers and at the same time magpapasaya sa atin. Tama! Para wala kang problema, napakadali lang, huwag kang mag-isip. Tama. Tama! Ganun lang naman yun eh. Pero sabi dito ng Team Spirit, gusto nyo pala ng action. Gusto nyo pala mala bomb beats, mala bomba. Ibibigay namin ang Julian. First time ata natin nakakita yung Julian na jungle ngayong tournament. Wala akong maalala. Pero kung meron, edi mali ako. Meron ata eh. The past few days, di ko sure kung nagamit na ni Card. Pero alam ko, nag-ling siya, boss. Ling, oo. Nabigla tayo nun eh. Ding dong. Oo. Si, may nag-edit na nga nun sa TikTok, pre. May sound effects na daw. May sound effects na. Nag-bean. Pero mamaya na. Kasi mamaya natin sila makikita. Ay, si Troll. Ay, binasaan ng tubig ni Copin. Oy, namo, alam mo, uso ang ano ngayon, ha? Kuya Ingan, ha? Trending sa Pilipinas yan, yung basaan ng tubig. Basaan. Oo. Pero dapat nasa oras. Nasa oras. Huwag kang mambabasaan ng biglaan, ha? Mahirap na. Baka may magalit pa sa... Okay! Why? Sacrificial play. Mm-hmm. Si, ano nangyari doon? Tumawi pa nga si Marl doon. Nakatakas pa. And oh, the petrify play from Copin. Pero sila pa nga. Yung nadehado doon, Troll is gonna fall down. Ito na yung dahilan bakit nag-jungle Julian. Yan. Buhay pa si Marl? The flexibility. Isipin mo parang nagsama yung ano, may retrika na. Tapos dahil sa skill set na meron na siyang Julian, parang nating may built-in ano, built-in purify. Built-in purify. Grabe, buhay pa siya doon sa dalawang engagement na nangyari. That's 1-for-1. But then again, maganda yung kanyang magiging opening sa laban na ito. Kuya Ingan, kasi tingnan mong mabuti yung King of the Jungle, si Tarzan. Oh. Level 3 pa lang si Tarzan, pare. Parang ano no, ang daming gantong nangyayari no, sa start pa lang, pinupuruhan talaga yung rotation ng mga opposing team jungle. Ilang beses natin nakita na significant yung level gap coming into the first and second turtle. Kaya naman we can expect Team Spirit actually to dominate the early game kaagad. And even, ano, ma-reach ni Hiko kaagad yung power spike niya kahit late game hero siya. Oo, matindi rin si Hiko. Favorite niya tong Claude eh. Kaya nga, ayan yung priority. But then again, without the back siya, medyo mahirapan sila. At yun, naunahan na nga. Kita mo, bago ka pa nakapag-roll out si Tarzan, hinarangan na ni Tantor, hinarangan na ni Kid Bomba, hinarangan na ni Sawo. Uy, Marl, Troy, papatakas doon. Tay, kaso pumasok yung Twisted Minds ngayon. Coffin once again. Binasa! Binasa yung ano, si Sawo tsaka si Kid Bomba. Ito ba? Oh! Nakakabasan sa Riyadh! Sakto, mainit pa naman dito. Dito nyo na lang ilagay ang piyesta ng San Juan. Pag binasa mo ko, babasain din kita. Yun ang pinakita ni Sunset Lover. Grabe man, Jean. The tides have turned. Twisted Mind now has the lead when it comes to kills. But when it comes to... Actually, pati kalamangan pala, nasa Twisted Minds na. Oo nga, no? Actually, sandaan lang. Sandaan lang, pero... So medyo pwede nating sabihin lamang na ng slight. Slight lang. Slight lang. Goods pa rin naman, tabla pa rin naman ang ating laro. Then again, ang gusto lang natin sabihin dito, yung burst output ng dalawang kupunan na to ay kailangan respetuhin ang bawat isa. Lalong-lalo na itong si Coffin at lalong-lalo na rin si Saano. Ang pinaka-problema dito ng Twisted Minds, si Tarzan. Si Tarzan ay level gap. Hindi pa siya King of the Apes dito. Hindi pa. Prince pa lang. Prince of the Apes pa lang siya. Napanood mo ba yun, yung Tarzan? Oo, siyempre. Nagulat siya kay Jane eh. Oo. Gulat siya. Sabir kasi si Jane eh. May tao rin pala. Akala niya ako lang yung... Akala niya ako lang yung tao eh. Akala niya puro unggoy lahat ng mga ano eh, magkakamuka. Hindi. Anyway, si Tarzan ata yung nagpalit, no? Kanina ata wala si Tarzan ng pagkakalam ko eh. Hindi si Tarzan yung jungle. Jungle kanina. Kalimutan ko siya. Anyways, ito na nga. 2-3. 11,000. Ako! Ayun na. Naagawan pa. Naagawan nga si Tarzan. Now 3-3. Nako, tagilid sa jungle, Kuya Ingan. Kahit sa, pero kasi back siya naman yan. Ang problema, malambot yan. Hindi yan ganun ka yung parang ibang back siya na papasok tapos biglang manggagamol. But ayun na, patay si Saano, boy si Saano. Ang gusto ko sabihin dito, hindi niya magagawa yung classic back siya na yung manggagangster.
Mampo-front. Oo, mampo-front. Especially since kill. Ay! Teka lang, may nahila dito. Sakto pa doon sa Breath of the Ocean. Grabe yung combination doon ng Kaju tsaka ng Kaju to just to bring down Sawo. But that is two major resources down for Twisted Minds. And pwedeng sumagot ka agad dito ang Team Spirit. Kaya naman si Iko pasok na. Blazing Duel, hindi pa naman ginagamit ngayon. Pero Kid Bomba talaga naman ang triple attack lahat. Si Marpa makakuha ng Turtle. Tutumba pa nga doon si Tarzan. At palayo ngayon ang Twisted Minds. One for none. One for none together with the Turtle. Fed na si Marl. Marl. Ngayon lang ako nakarinig ng pangalang Marl, pare. Ganun katinde si Marl. Usually, alam ko Marlon eh. Ah, Marlon ba usually? Mga ganun eh. Usually, ang alam ko, Carl eh. Carl da kay, Carl na si. Oo. Ito, Marl. Ama, para maiba. Oo, para maiba. Kasi ayaw mo matulad kay Sanji na napilitan dalawa yung ay. Dalawa yung ay. Oh, Sanji to pulay. Saan niya? Carl with an M. Ay, Arl with an M. Tama. Carl with an M na sobrang pet na sa laban na to. Kahit wala pang kill, gustong-gusto mo yung level 10 ka, ganito kasi yan, Kuya Ingan. Kahit maghumila dito si Troll, kayang i-counter-punish ng Team Spirit. Tama. Kahit sino hilain. Oh, ayun, naging ibon. Ow! Nilabas si Tantor. Nakita mo yun, yung, ano, yung elepante. Oh, nilabas eh. Natakot tuloy yung, ano, yung wolf. Pero teka lang, si Coffin, maganda yung pwesto dito. Pwedeng si Sunset Lover yung target niya, pero ang problem kasi parating nandyan si Sawo. Re-engage is always there, the heal is there. And actually, agree ako sa sinabi mo na hindi lang sila basta-basta pwede humila. Oo. Kasi nakita natin yung kanina sa unang Turtle, hinila nila si Troll, sinamapan ng Breath of the Ocean ni Coffin. Ang resulta, wala lang silang resources, nakapag-re-engage yung Team Spirit kahit kulang sila ng isa. Mahihulog yung Team Spirit sa team fight eh, no? Parang na, tignan natin yung Twisted Minds. Mapipitas si Kid Bomba, ay makakapitas pala. Si Kid Bomba, mawawala si Sanji Double Eye. Sunset Lover holding on to that Breath of the Ocean. At mukhang itutuloy pa ata ni Marl. Marl, makaka-out si Tarzan, popping that ultimate. Ito ha, mayroon, may damage na in Twisted Minds. Hindi na to masyadong one-sided ng bandang early. Tabla na to, Ingan. 2K lang ang kalamangan. Every time na may Divine Judgment, every time na may Jego, let's go! Yun yung gagawin ni Troll. Ay, pwede nilang gawin ngayon na kasi iniipit nila si Iko. May BMI out pa naman. Ay, yan na! Aabot pa na yung Divine Judgment. Ay, naka-BMI out! Mena outplay! Tasakto naman si Sawo, pero 25 play from Coffin is there to bring yun down. Pati na rin si Sawo. Twisted Minds, sina Iko, yung Team Spirit. Finally, umabot yung Divine Judgment. Kanina kasi, parang hindi umaabot eh. Parang too short. Pero umaabot naman lahat ng mga kampe. Kaya kahit hindi agad na Divine Judgment, okay lang. Yun nga lang, basag yung top. Basag yung top. Maganda eh. Tama ka. Hindi nga na Divine Judgment. Pero ang maganda kasi na ginawa ni Coffee na makikita natin sa replay dito. Hinintay niya na bumalik si Hiko sa kanyang BMI. Oo. Meron siyang Petrify. As soon as bumalik, Petrify Breath of the Ocean combination was more than enough to bring him down. Oo. Sa kagandahan pa doon, may Divine Judgment pa at na ginamit kay Sawo para 2 kills ang nakuha ng Twisted Minds. Minsan talaga may napapala ka rin sa paghihintay. Tama. Patience is a virtue. Patience is a virtue. Di yun naman sasabihin yan kung hindi totoo yan. Yan, pwede maging patient ulit yung play ng Twisted Minds dito. Hinila! Hinila, hinila na si Kid Bomba dito! Asa! Pinasa! Hinila! Nawala tuloy sa mapa. Etong si Kid Bomba at isasunod pa nila ay si Tarzan. Pero medyo kumukunat na nga dito si Baksha. Marl gumagawa ng play. Combo in pero kumombo out. Wala na namang sagot yung Team Spirit sa mga kills na ginagawa ng Twisted Minds. Parang yung Team Spirit, binigay na lang nila yung kill na yon. Twisted Minds with a perfect Divine Judgment burst. Yun lang yung kailangan talaga eh. Every time na cooldown yung Divine Judgment, yun dapat talaga ang gawin mo bilang Kaja. May ma-burst kayong isa at unti-unting manunumbalik sa inyo ang lead. So kailangan maging maingat ng Team Spirit dito dyan. Sa pagtali ni Troll with the triple L. So ang problema kasi for Twisted Minds, parang hindi masyado nagtatranslate sa objectives yung ano eh. Ayun nga, tama. Yes, eh. Tama ka doon. Nakakapatay sila pero hirap sila mag-push. Nakapush sila ng isa sa baba. Neutral objectives like the Turtles, wala pa sila nakukuha. So this time, kailangan pag nakakill sila, kailangan may gawin sila right away. Tama. MOBA 101. Tama. MOBA Play 101. Kapag may nakill kayo, hindi lang pwedeng basta-basta kill. Kailangan meron din kayong objective. After the kill, objective dapat. Tama. Kasi naman ang goal naman dito talaga yung pumush. Oo. Magpapagsak ng Taore.
After nyong kumil, kailangan meron kayo makuha. Ito na nga, inabol yung baka. Sunset Lover tumakbo. Dash out. Tarzan, the animal guy. Oy! Ano si Troll? Okay, akala ko nag-divine judgment si Troll. Alam mong flicker yung nagamit. Si Samo, pati na rin si Troll ang nakagamit ng flicker. So yung mga initiators nila, walang pang flicker ngayon. Si Sanji, nakakatikim ng scythe doon ni Kid Bomba. And regaining ground control dito ang Team Spirit for the Lord. Ayaw nilang palapitin ang Twisted Mind. At ayan ang high initiation. Pero si Kid Bomba nga ata ang unang tutumba sa kamay ni Zano. Samo, wala counter attack. Silmakan pa nga ng Blazing Duel. Pulado lahat ng Twisted Mind ngayon. Na-immobilize pa nga si Tarzan. Isusunod naman nila doon si Zano sana. Pero makakatakas. Kid Bomba is down. Mall combo out. Hinahabol ni Sanji. Saano makakaamoy nga parang dugong? Like and bounce! Lasto niyo like and bounce! Pero si Marl nakakombo na naman para makatakas. Si Sunset Lover. Hinahabol si Sanji with a double eye. D-O double G. Sanji double eye. Pulado. Pero nakakakuha ng lifesteal. Sanji double eye. Isang one hit na lang. Nakatakas pa nga ito si Sanji. And a perfect play for Twisted Minds. Ang gulo ng nangyari, Ingan! Sobra! Isa lang ang totoo! Ano yan? 10 ang kills ng Twisted Minds! Grabe! Pero tabla ang gold! So basically, wala pa rin masyadong lamang! Wala talagang lamang! Walang clear na lang yung ibabaw ngayon! Ang totoo lang dito, yung ginawa nilang clash ay para makakuha ng space dito sa Lord Naito! Pero sige! Dikit pa rin eh, oh! Dikit pa rin! Ang ganda ng pwesto ng Spirit, maganda pwesto ng Twisted Minds. Sino ba lamang? Dikit pa rin ang laban, Ingan. Wala pa rin tunay na lamang kasi kung isipin mo yung power spike, parehas nang meron. Hindi na nagmamatter dito yung pagka-delay ni Tarzan kanina. Level 11 na siya. Level 14 si Marl. Okay lang daw yan. Kasi may 3 power spike item na siya. Goods na yung kunat niya dito. Ngayon, sino ang makakuha ng setup? Tandaan mo, si Copin may ultimate. Ano ang hawak na ultimate ni ano? Ni Sunset Lover. Hindi ako siguro. Yung wolf, ginamit na nga yung wolf transformation. Napaparegroup ngayon ng Team Spirit, pati naman Twisted Minds. Pauna na lang mag-clear. Pero ang kagandahan dito, Team Spirit, ang strength nila talaga is yung clash. Practice lang yung heal. Ayan na! Ay, Kid Bomba! Pinasaan na naman dito, pero sakto. Kasa ng Vengeance, kaya naman naman ni Coffin yung kasakitan ng isang Thamos doon. And dahil doon, Twisted Minds, napalayo, Team Spirit ngayon, makaka-free Lord. Ang ganda ng Vengeance si Kid Bomba! Kumbaga pinasa siya, mayroon naka-helmet kasi siya! Kaya hindi siya masyadong naapektuhan, nakapasok pa siya sa trabaho! Hindi naapektuhan kasi ang pinaka-crucial part pag tinatamaan mo ay yung ulo, ay pag-protected yung ulo. Why? Why? Oh. Grabe kalahati lang, pero mo sumakto yung Vengeance niya. Bago pa siya umangat sa ere, na Vengeance niya. Ang tindi! Tsaka may counter and inferno siya na lifesteal niya. Subali na pabawi-bawi niya lang yung damage. So sa bagay, kumbaga, tuyo pa rin si Kid Bomba. Tuyo pa rin si Kid Bomba. Total mainit kasi dito sa Riyadh. So kahit anong basa, talaga matutuyo ka. And Team Spirit, na-secure na yung Lord. Kid Bomba! Kid Bomba talaga. Patuot pa. Tuloy-tuloy talaga tayong ginugulat. Tuloy-tuloy talaga nagpapasikla. At tuloy-tuloy talagang pinapakita ang kalakasan ng ECI region. Kailangan talaga. Alam mo, Ingan. Oh. Lagi ka dapat hydrated. Yun na lang ang sabi ni Kid Bomba. Tubigan nyo na ako sa labas. Pero hindi ako magpapawala ng tubig sa loob. Kasi naman, dahil doon, siyempre tubig, iinom ka talaga eh. Kaya naman dahil doon, tingnan mo yung endurance dito ni Kid Bomba. Wala, hindi pa nga basag yung tore. Pumapasok na sa tore ng kabila. Endurance training, Ingan. Endurance man pala to, si Tarzan ngayon. Mapapalayo, pero si Sanji sumagot naman with the penalty zone. Pero si Zawa pumasok, may one fury. Pati na rin Blazing Duel, pumatama lahat ng cooperative spirit ngayon. Twisted Mind, sumasakit na yung ulo. Dahil unti-unti na sila bumabagsak. Troll mapapalayo, dalawa mawawala sa Twisted Mind. At doon nanaig ang endurance ni Bomba. Kid Bomba with the endurance. Mga kaibigan, 3 deaths na siya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi magkakabaliwan yung Twisted Minds eh. Oo. Kung baka natitwist niya yung minds ng Twisted Minds. Kasi pwedeng siya yung atakiin, tapos pwedeng si Sawo. Kung baka hindi nila alam sinong i-divine judgment. Ako po, napaflicker si Troll, tapos hindi na paano. Hindi gumana yung Divine Judgment! Ay, hindi umabot! Hindi umabot! Nakasa niya eh! Anong nangyari? Nakasa niya! Nakasa niya, pero wala siya nahila! Naging grumpy old troll! Who lives under the bridge! Ama! Walang ano!
Wala siyang Divine Judgment, so mas magiging matapang dito ang Team Spirit. Pero sabi nila, kalma lang, Kuya Manjin. Masyado ka namang ma-action. Ikaw kanina ka pa eh. Oy. Masyado kang ma-action. Sobrang convenient ng score natin. 7-11. This time, lamang ang Twisted Minds sa kills, pero hindi nagmamatter kasi 4K ang kalamangan ng Team Spirit. Gold lead sa Team Spirit, tower pushes sa Team Spirit, neutral objective sa Team Spirit, pati na rin ground, pati na rin ang map control nasa Team Spirit ngayon. Kaya naman, hindi sila kabado, medyo confident sila gumawa ng risky plays. And again, I like to commend Kid Bomba dahil siya talaga yung nagiging main frontliner, enabling Sawo na makapagtago, makapag-brush, makapag-set. Kaya ngayon ha, medyo natatakot yung Twisted Minds. Shoutout sa mga viewers natin na pinapakita sa camera. Maraming mga Pinoy dyan. Shoutout sa ating mga kabayan. Na tayong nagpa-picture sa'yo kanina yung dalawang yun eh. Talaga ba? Maraming salamat sa'yo din. Nagpa-picture ha. Sige, pwede na. Troll! Troll! Okay, binabanatan. Troll! Hindi niya pa rin ginagawa kanyang Divine Judgment. Pokes coming in. Kid Bombits! Bombits! Alam mo, maangas din kasi yung skin ni Kid Bombits. Yan yung Kung Fu Panda, yung kalaban sa Kung Fu Panda yan eh. Lakas yan eh. Oo. Oh. Hirap yan, kumbaga final boss yung datingan yan eh. Hinamitan ng ano yan eh, ng Skadoosh, hindi naging effective. Team Spirit! Wala! Di ba yan yung ginamitan ng Skadoosh? Kasi hindi naging effective. yun eh, kaya ang tapang ni Kid Bombits eh. Kaya nang gumana yun, di ba, sa 1 na yun? Sa 1 gumana yun, sa 2 gumana, sa, oh. Dito sa 3, yan yung... Yun yan na yung kalaban, sabi ni Poe, Skadoosh, Skadoosh na yung Skadoosh, hindi gumana eh. Panoorin niyo yung replay nun, yun talaga yun eh. Baka gumana! Sawo, mega kill na para kay Sano, pero is that gonna be enough dahil my lord na paparating ang Team Spirit dun sa mas makunat pa si Kid Bomba kaysa kay Sawo. Kasi pag-set yung kasi si Sawo. Oo nga eh. Okay. Tingnan natin, alamang this time ang Team Spirit, knock-up coming in. Important to note na merong immortality dito si Kid Bomba, so hindi talaga siya masyado matatakot. Vengeance is up, so talagang hihintayin lang talaga niyang i-combo siya dito ng Twisted Minds, pero madali naman makiklear ng Twisted Minds yung Lord na ito. Ang tanong, Team Spirit, will they still make an effort makakuha ng isang inhibitor turret? Pero parang hindi na ata dahil wala nga si Sawo sa picture. 16 minutes na ang ating laruingan, maghihintay pa tayo ng 2 minutes. Malamang pinapahanda na yung ating mga panel. Mga ganyan kasi binabasag, pinapahanda na ni na Direk Peter yan eh. Pinapahanda na ni na Direk. Sabi nila, get ready. Get ready guys, 2 minutes. 2 minutes, kasi 2 minutes yung ano, 2 minutes na lang yung Lord. Next Lord pa, para sa laban na to. Kahit medyo magulo na ingan, magulo na rin ang explanation natin, isa lang ang totoo. Ano yan? Kid Bomba making space para dito sa Team Spirit. Tingnan mo, favorite siya dito nung ano, nung cameraman. Oh, nakikita mo ba laging siya pinipili? Siya talaga yung pinipili. Siya kasi talaga yung ano, yung parang kumbaga poster boy. A poster boy. A poster boy, okay. Mr. Endurance pa. Mr. Endurance, lahat talaga, pati sa interview siya lagi. Siyempre, kumbaga na-practice niya rin yung mag-i-ingles. Sabi niya, siyempre, makukuha ako sa camera, mapapanood ako ni Mami. Oo, oh, tsaka baka ma-interview ako ni Ate Mara ulit. Ma-interview ako ni Ate Mara kahit na tagilid na yung ano namin, score namin. Hindi kami pwedeng umalis dito nang hindi kami pag-uusapan. Kailangan may interview. May interview dapat. Kailangan may exposure. Kailangan may pailaw. Sayang, oo. Oh, sayang yung flight ko dito. Sayang yung pailaw. Diba? Sa, ang dami pa namang ilaw dito sa labas. Sa labas? Oo. Hindi sa loob. Hindi dito sa loob eh. Kaya si Kid Bomba, mga kaibigan, siyang masasabi kong susi. Kapag binuo sa kanya lahat ng skill, go-go na dito yung Team Spirit. Ganun yung nangyayari. Kapag dito naman sa Twisted Minds, isa lang ang plano, Kuya Ingan. Take down the Claude. Tama. Kasi yung Mile kaya nila yung macro eh. Yung Claude, ang hirap niyan. Sakit. Oo. Tsaka Claude lang yung talagang main damage output eh. Tsaka maganda naman sa Twisted Minds again, alam nila na hindi nila pwede i-boost lahat kay Kid Bomba. If even kay Sawo, papayag sila eh. Pero kay Kid Bomba, he's not an option. Oh. So hindi sila pwede magpa-zone out kay Kid Bomba kasi baka matem sila na, teka, hilahin mo na nga yan, Troll. Baka ma-burst natin or Breath of the Ocean mo na kaya yan, Kaffin. Ang hirap eh. Kung ikaw si Troll, hindi mo pipiliin yan eh. Oo. Never. Never pipiliin yan. Kahit si Kaffin. Nakita mo nga kanina, Divine Judgment. Brenet of the Ocean na binuhos na lahat, hindi pa rin patay. Oh, isang vengeance lang katapat eh, no? Oh, wala pa nga siyang immortality, no? Time na yun eh. Tingnan natin, no? Oh, binibait niya, oh. Binibait niya yung Divine Judgment eh. Siya na mag-dudol dito, Bombits! Ina-attack si Tarzan, Bombits! Makapag-out, hindi pa rin na-activate yung ultimate. Habang naglo-load ngayon si Ico. Ako si Kaffin, may petrify dito. Ayan na! Ay! Si Sunset Lover! Pero si Sunset Lover pa kayo unang humilang kay Troll. Napop yung kanyang immortality. Kaya naman pasagot ngayon ang Team Spirit. Unang tutumba si Troll. Itutumba na si Tarzan. Tatlo na lang ang natitira sa Twisted Mind. Hindi na nga ata nila kailangan may Lord. Mag-Lord dahil may minutes naman sila sa gitna. Sanji, mababalayo ngayon.
Ryan. Sana nakipag-1v1, pero yung Winter Crown for Sunset Lover is there. Minions on the top, minions sa gitna. Mukhang sa Team Spirit na. Oh! Una pa si Sunset.